Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May mga pagsasama na nakakabuti sa isang tao. Meron ding nakakasama. Kaya nga, importante na maging matalino tayo sa pagpili para sa huli ay wala tayong pagsisisihan. Ikaw ka, barangay, may minahal ka na bang tao? Sa puntong tiniis mo ang lahat para lang maayos ang relasyon nyo. Pero sa huli, labis mo palang pagsisisihan ang desisyon na iyon. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad ko ay adik na adik din sa programang Barangay Love Stories. Itago nyo lang ako sa pangalang Maureen, 34 years old at nagtatrabaho bilang isang supervisor sa isang private company. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay may ilang buwan lang ang nakakaraan nang ma-discover ko ang programa niyong Barangay Love Stories. Simula kasi ng magka-pandemic, aaminin ko na sobra talaga akong naapektuhan noon. Kaya naman, naisipan kong makinig ng radyo. Nagkataon na napadaan ako sa istasyon ninyo at sobrang nagandahan ako sa programa mo. Mama Mia, yung kakapakinig ko na lang sa inyo ang dahilan kung bakit ako naging masaya noong pandemic. Dahil nakakapulot ako ng mga aral at inspirasyon sa buhay mula sa mga istoryang ibinabahagi ng ating mga kabarangay. Sa bagay, laging sinasabi sa akin ng mga magulang ko na bukod sa mga sarili nating experiences, mahalaga na matuto rin tayo mula sa experience ng ibang tao. Ako man ay may sariling karanasan at aral sa buhay na nais kong ibahagi, kaya nga ako sumulat dito. Marami rin kasi akong pinagdaanan, Mama Mia. Actually, bata pa lang ay plinano ko na ang buhay na dapat meron ako bago ako tumuntong ng 30 years old. Kaya nga, tulad ng payo sa akin ng parents ko, nag-aral akong mabuti at nagtapos. Dahil sa pagsisikap, tiyaga at pagdarasal ay nagkaroon ako ng magandang trabaho. Bukod doon ay nagkatotoo rin ang isa pang hiling ko sa Diyos, Mama Mia, matapos niyang ibigay sa akin si Gab para maging karagdagang inspirasyon ko sa buhay. Hindi nga nagtagal ay naging magkasintahan kaming dalawa at ang lahat ay nauwi sa kasalan. Nakakapagod naman ang araw na to. Sobrang traffic pa pauwi. Oh, darling, nandiyan ka na pala. Pakis nga. Grabe, darling. Amoy isda ka naman. Amoy isda talaga ako. Katatapos ko lang magprito ng isda dun eh. Tara na sa mesa para makakain ka na. Sa itsura mo, mukhang sumaba ka sa matinding gera eh. Hindi lang matindi, sobrang tindi. Ay, pero teka, mamaya na tayo kumain. Papahinga muna ako dito sa sofa. Ay, grabe. Nakaupo rin sa malambot na sofa. Kung alam mo lang upong sexy na ako dun sa jeep kanina. Sinabi ko naman sa iyo na mag-taxi ka na. Pasog ka, katabihan kita. Oh, ayan. Akin yung mga binti mo, mamasayihin ko. Uy, grabe naman. Ayos lang. Upo lang ang katapat nito. At saka baka pagod yung mga kamay mo, darling. Mapasma ka pa. Wala namang kaso sa akin. Gusto ko lang makatulong ibsan yung nararamdaman mo. Tsaka, magaling kayang magmasahe itong kamay ko. Alam mo yan. Puro ka talaga kalokohan. Okay nga lang ako. Huwag ka na mag-abala.
Eh, maiba nga pala tayo. Kumusta naman ang araw mo dito? Ayun, okay naman. Nasira yung lababo kanina kaya inaayos ko. Tapos nakapaglaban na rin ako at nakapagpatuyo. Mamaya ko nalang tutupiin yung mga damit natin pagkatapos natin kumain. Tapusin ko yun habang nanonood tayo ng TV. Naks naman, napakabait naman ang asawa ko. Mabait lang? O syempre, masipag din. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Pero nakalimutan mo rin sabihin na guwapo. Ano ba yan? Namihasa ka naman yata. Ganun talaga. Pero alam mo, darling, sa totoo lang, nakakapagod din yung mga ginawa ko rito sa bahay. Kahit na mukhang kinaya ko at natapos ko, lawit pa rin ang dila ako. Ibang klase. Ayoko maging ganito hanggang tumanda ako. Alam mo naman na wala ka pang nahahanap na bagong trabaho, di ba? Hayaan mo, kapag may mapapasukan ka na, hindi mo na naman gagawin ang mga gawaing bahay na yan. Ngayon lang naman yan habang naghihintay pa tayo ng tawag mula dun sa mga kumpanya na inapplyan mo. Kung bakit kasi ang tagal-tagal nilang tumawag? Nakakainip din kayong maghintay ng maghintay dito sa bahay natin. May iba namang tumatawag pero hindi mo pinupuntahan kapag ini-schedule ka ng interview, di ba? Di sana may trabaho ka na ngayon, darling. Kaya ako nga hindi pinupuntahan kasi alam kong pangit. Paano mo naman nasabi hindi mo pa nga pinupuntahan? Basta, alam ko lang. Nagsisisi nga ako kasi nag-apply pa ako sa kanila eh. Kaya nga nitong nakaraan, nire-research ko muna ng husto yung company bago ko magpasa ng resume. Para kapag may schedule na ng interview, pupunta na lang ako. Kaso, yun nga. Kung kailan naman sigurado na ako sa kanila, mukhang sila naman ang alanganin sa akin. Ah, basta, huwag ka lang mawala ng pag-asa na makakahanap ka rin ng trabaho na para sa'yo talaga. Hindi talaga. Alam mo, iniisip ko, kawalan nilang isang tulad ko. Di ba magaling naman ako? Oo naman. Okay, Tams. Kaya kawalan talaga nila kapag di nila ako kinuha. Asset kaya ako sa mga kumpanya nila. Sa galing ko ba namang to? Oh, paano? Kaya na tayo, darling. Medyo nagugutom na kasi ako eh. Oh, sige. Ako rin. Biglang nagutom at nadoble ang pagod ko. Mama Mia, nagkakilala kami ni Gab nang pareho kaming umattend sa birthday party ng common friend namin. That time, nagtatrabaho siya bilang insurance agent sa isang kilalang insurance company sa bansa. Gwapo, malakas ang karisma at sexy. Ganyan ko kung i-describe si Gab, Mama Mia. Mabait din siya at hindi boring kausap. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob matapos kaming ipakilala ng mga kaibigan namin sa isa't isa. May punto pa nga na tinukso pa nga nila kami kasi pareho kaming single ni Gab noon. Pero't pinagtawanan lang namin ang mga pang-aasar nila, Mama Mia. At dahil nga magka-vibes kaming dalawa, ay nagkapalitan na rin kami ng cellphone numbers at social media accounts. Tapos doon na nagsimula ang pag-uusap namin na nauwi nga sa malalim naming samahan. Nang ikasal kami ni Gab ay walang pagsidla ng kasiyahang nadarama ko dahil para sa akin, siya na ang lalaking sagot sa gabi-gabi kong panalangin sa Diyos na makakasama ko sa pagbuo namin ng pamilya. Kaya lang, bago pa lang kami sa aming kasal nang subukin po ang aming pagsasama. Yun ay nang mawalan ng trabaho si Gab at nahirapan siyang makapag-apply ulit dahil sa pagiging pihikan niya. Nang mga panahong yun ay nagkasundo kami na siya na lang muna ang tatao sa maliit naming bahay dahil nagtatrabaho ako. Nangako naman si Gab na pagbubutihin ang paghahanap ng trabaho habang nag-aasikaso siya sa bahay namin. Wala namang kaso sa akin yun, Mama Mia. Walang kaso sa akin ang pagiging house husband niya dahil wala pa kaming anak. Nagkasundo kasi kami na mag-iipon muna ng pera at i-enjoy muna namin ang pagsasama namin bilang mag-asawa. Hindi nagtagal, Mama Mia, ay nagising na lang ako isang araw na para bang gusto ko nang maging nanay. Doon ko na kinausap si Gab na handa na ako sa pagkakaroon ng anak. Bagay na sinang-ayuna naman niya.
That time ay naging probationary na siya sa isang private company at tiwala naman siyang mareregular siya. At kahit paano ay meron naman kaming naipon para sa pinaplano naming pamilya. Kaya po ginawa namin ni Gab ang makakaya namin para makabuo na kami ng baby sa lalong madaling panahon. Negative na naman. Ano? Wala na ba talagang pag-asa? Oh, darling! Bakit nakasimangot ka dyan? Eh, sinong hindi sisimangot? Tingnan mo nga itong result ng PT ko, oh. Negative na naman. Tingin nga. Oo nga, no? Ibig sabihin, hindi ka pa rin buntis, darling. Ganun na nga. Nalulungkot lang ako. Eh, pangilang piti ko na to. Pero ganun pa rin yung resulta. Buong akala ko pa naman this time makakabuo na tayo. Ginagawa naman natin ang lahat pero bakit parang ang hirap? Ay, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Pero hayaan mo na lang siguro. Hayaan? Ano ibig mong sabihin na hayaan ko na lang? Hayaan? Yun bang kung dumating, okay. Kung hindi, okay pa rin. Ikaw nang may sabi. Ginagawa naman natin ang lahat, di ba? Para makabuo tayo ng baby. Kaso mukhang hindi pa to yung time para magkaanak tayo, darling. Kaya ang suggestion ko, hayaan mo na lang. Nandun na tayo sa sinasabi mong hayaan. Kung dumating, okay. Kung hindi, okay pa rin. Eh kaso bakit parang ayos lang sa'yo? Ha? Ano pa rin sasabi mo? Sa tono mo kasi mukhang wala kang pakialam kung magkaanak man tayo o hindi eh. Kasi sabi mo hayaan na lang. Alam mong hindi totoo yan, Maureen. Kung hindi totoo, hindi mo rin sana sasabihin na hayaan na lang natin. Kasi hindi ka ba nakakaintindi? Gusto ko na nga magkaanak tayo eh. Tapos ayaw pang ibigay sa atin. Hindi naman natin pababayaan ang magiging baby natin ah. Palalakihin naman natin siya na maayos at saka aalagaan ng mabuti. Bakit ba hindi marinig ng Diyos yung panalangin natin? Bigin ba siya? Dinami mo pa talaga ang Diyos sa kabaliwan mo? Hindi ako baliw. Nagsasabi lang ako ng feelings ko. Pwes, ayusin mo yung feelings mo dahil nakakainis. Lalo ko lang tuloy na patunayan na wala kang pakialam sa nararamdaman ko dahil sa inaasal mo gabi. Alam mo, napipikon na ako sa'yo. O bakit ka nagagalit? Dapat ako yung magalit sa ating dalawa kasi ako yung binabaliwala mo. Wala akong binabaliwala rito, Maureen. Masyado ka lang praning mag-isip. Pwede ba kung frustrated ka dahil hanggang ngayon negative pa rin na result ang pregnancy test mo? Pwes, huwag mong ibaling sa akin. Nananahimik ako rito tapos bigla mo akong aawayin? Ano ka, baliw? Baliw na kung baliw! Pero masama bang gustuhin ko na magka-baby na tayo? Hindi nga masama. Pero ang masama yung questionin mo ang proseso. Alam mo, kung sisirain mo lang umaga ko, mabuti pa pumasok na ako sa trabaho. At least doon hindi ako bubungangaan ng katulad ng ginagawa mo. Alam mo, hindi kita bubungangaan kung inaayos mo lang sana yung mga sinasabi mo. Maayos ako. Ikaw ang magulo. Hay nako, ewan ko sa'yo! Umalis ka na nga! Sinisira mong umaga ko! Ikaw ang sumira sa umaga mo, no? At aalis na talaga ako kahit hindi mo sabihin. Panira ka ng araw. Bad trip ka. Tawagin niyo na akong desperada pero nagkakaedad na ako, Mama Mia. At alam naman natin na mahirap sa mga kapwa ko kababaihan ang makabuo o magdala ng sanggol sa sinapupunan habang tumatagal. Bukod doon, nakaplano na sa akin, Mama Mia, na magkaka-baby ako pagtungtong ko sa edad na 26 years old. Para naman meron pa akong lakas at pagkakataon na alagaan ng mabuti ang anak ko. Pero dahil sa paulit-ulit na pagkabigo na makabuo kami ni Gab ay pinanghinaan ako ng loob at nagduda para sa plano sa amin ng Panginoon. May punto na kwenestyon ko ang pagkababae ko dahil na rin sa kung paano tratuhin ni Gab ang sitwasyon namin. Para kasing hindi mahalaga sa kanya ang feelings ko at ang pamilya na bubuuin naming dalawa. Hanggang sa isang beses ay may nakapagpayo sa akin na magpakonsulta sa doktor para malaman kung may diferensya ba ang matres ko.
Tapos dun ko na-discover, Mama Mia, na meron pala akong PCOS o PCOS. At yun ang dahilan at tanging hadlang para magkaroon kami ng baby ni Gab sa lalong madaling panahon. Kung down na ako na palaging negative ang nakikita kong resulta ng pregnancy test ko, samantalang wala pa akong ideya na meron na pala akong medical condition, Mama Mia ay mas lalo akong nanlumo at nagtampo sa Diyos dahil sa pagkaantala ng plano ko sa buhay. Ano ba ang dahilan? Bakit ako may PCOS? Hindi na ba ako magkakaanak? Mama Mia, nang mga panahon na yon ay aminado ako na nawalan ako ng gana na isang araw ay makakabuo kami ng baby ni Gab at matutupad ang pangarap kong magkaanak. Kaya nga pareho naming ginugol ang mga panahon namin sa pagtatrabaho. Pero sa aming dalawa ni Gab, ako ang mas focus dahil may hinahabol akong promotion. Samantalang happy-go-lucky lang sa trabaho ang mister ko. Nasabi ko yun dahil ang dami po niyang panahon para sumama sa mga barkada niya na uminom, sa labas o lumaboy. May mga pagkakataon na natutulog ako mag-isa sa kama namin dahil busy si Gab sa pakikipaglaro ng mobile games sa mga kasamahan niya, o di kaya'y kung ano-ano pa pong gawain na hindi ko namamalayan na unti-unti na palang nagpapalayo sa amin bilang mag-asawa. Hindi naman ako mahigpit na misis kay Gab, Mama Mia. Sa katunayan, ako rin ang nagsasabi na sumama siya sa mga katrabaho niya tuwing may labas ang mga ito para hindi naman niya maramdaman ang lungkot kapag mag-isa sa bahay namin dahil nasa opisina pa ako at napapadalas mag-overtime. Malaki ang tiwala ako sa mister ko at hindi ako yung klase ng babae na may pagkasilosa. Siguro sabihin na natin na wala na akong panahon pang isipin ang bagay na yon dahil busy ako sa pagtatrabaho. Kaya lang muli na naman akong sinubok at muli na namang sinubok ang pagsasama namin ni Gab bilang mag-asawa nang kung kailan ay napromote na ako sa trabaho bilang supervisor ay tsaka naman siya natanggal sa opisina nila dahil sa pagiging irresponsableng empleyado. At syempre, hindi po ulit naghanap ng bagong trabaho si Gab. Sa halip, ay bumalik siya sa pagiging taong bahay. Oh darling, anong problema mo? Bakit malungkot ka yata? Ay, ano kasi darling? Malaki talaga ang problema ko. Gab, alam mo naman na mag-asawa tayo, di ba? Pwede mong sabihin sa akin ang gumugulo dyan sa isip mo. Nahihiya kasi ako, Maureen. Ayoko na sanang idamay ka pa rito. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Katulad nga ng sabi ko, asawa mo ko. Pwedeng-pwede nating pag-usapan kung ano man yung mga problema mo. Ang totoo kasi niyan, na-hospital si nanay at kailangan ko ng tulong pinansyal. Kaso wala naman akong maiibot dahil wala akong trabaho. Pakiramdam ko nagkukulang ako sa kanya bilang anak niya. Sama-sama akong anak. Ay, alam mong hindi totoo yan. Hindi ka masamang anak dahil lang hindi ka nakakapag-abot ng tulong ngayon sa kanila. Ikaw na nga may sabi, wala kang trabaho. Wala kang pagkukunan ng pera. Eh, teka nga sandali lang. Sino bang may sabi na hindi ka pwede mag-abot ng tulong sa kanila? May pera naman ako, Gab. Kahit paano, pwede tayong magbigay. Hindi, wag na, darling. Nakakahiya naman sa'yo. Ano ba kasing nakakahiya doon? Nanay mo ang pinag-uusapan natin dito. Na kung tutuusin, nanay ko na rin. Hindi siya kung sino-sino lang. Alam ko yon. Kaso hindi ko naman gusto yung ideya na ibibigay mo lang yung perang pinaghirapan mo. Kung gusto mo, utahin ko na lang. Babayaran ko na lang kapag nakaluwag-luwag na ako. Hindi mo na kailangan gawin yon. Iyaan mo na lang ako. Kasi pakiramdam ko nga, wala na akong silbi. Tapos lalo mo lang pinamukha sa akin na wala akong kwenta. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Akala mo ba hindi ko napapansin na niyayabangan mo ko porque ikaw nagpapasok ng pera sa bahay na to? Wala kang idea kung gaano kahirap ang sitwasyon ko.
Ako ang padre de pamilya, pero taong bahay lang ako. Nakaasa ako sa'yo. Ang hirap ng lunukin. Kahit kailan, hindi ako nagyabang sa'yo. Ano namang mapapala ako kung gagawin ko yun? Mag-isip ka nga. Tsaka hindi ba kagagawan mo naman kung bakit ka natanggal sa trabaho? May pagkukulang ka bilang empleyado. Kung hindi ka naging irresponsable, hindi ka mawawala ng hanap buhay. Oh, tapos anong ginagawa mo ngayon? Bumalik na naman yung dati mong ugali na may pagkapihigan sa ina-applyan. Tapos magkakaganyan ka dahil walang perang pumapasok sa'yo. Tingnan mo tong babaeng to. Ay naku, ewan ko sa'yo. Pagod ako tapos ang sakit mo pa sa ulo. Hindi mo na dapat dinadagdagan yung stress ko kasi mapapanot ako sa mga pinaggagawa mo. Malaki ka na naman eh. Alam mo na yung tama, alam mo na yung mali. Pero bakit kung minsan, daig mo pa yung alagaing bata na nagtatantrums kapag hindi nabibigyan ng atensyon? Hindi ko na dapat ito sasabihin sa'yo kaso nakakapikon ka na eh. Excuse me nga, maglilinis na ako ng katawan ko para makatulog na. Hoy Maureen! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Bumalik ka rito! Ayaw kita makausap ngayong gabi! Sumasakit ang brain cells ko sa'yo! Mama Mia, hindi nangyari na binayaran ako ni Gab tulad ng ipinangako niya sa akin. Pero hindi ko na rin naman siya siningil dahil di rin naman po issue sa akin ang pera. Lalong-lalo na kung ang tutulungan naman niya ay pamilya niya. Kung tutuusin, hindi na dapat niya yun utangin. Kaya lang medyo mataas ang pride ni Gab. Kaya hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang gawin. Kaso hindi na nga po siya nakapagbayad. Napadalas pa nang napadalas ang panghihiram niya ng pera sa akin kahit hindi naman mahalaga ang pinagkakagastusan niya. Madalas kasi luho lang tulad ng bagong sapatos, damit o di kaya'y cellphone. Doon na ako nagsimulang ma-stress, Mama Mia. Kasi ako rin po ang nagbabayad ng mga bills and other expenses namin sa bahay since wala ngang trabaho ang mister ko. Siyempre dahil mag-asawa kami ay kinausap ko si Gab ng masinsinan. Pero imbis na maging mahinahon siya na makipag-communicate sa akin, ay nag-init kaagad ang ulo niya at sinabihan niya ako na pinagdadamutan ko siya. O di kaya'y pinagmamalakihan porque ako ang may trabaho sa aming dalawa at ako rin ang nagbabayad ng mga bills at bumibili ng aming pagkain. Nasaktan ako, Mama Mia, dahil ginagawa ko naman ang lahat, masuportahan lang ang pang-araw-araw namin. Dahil ayoko namang isumbat sa kanya ang kawalan niya ng kakayahang dumiskarte para sa aming pamilya. Kaya lang hindi ko na napigilan ang sarili ko na magsabi ng sama ng loob sa kanya matapos niya akong sabihan ng hindi magaganda. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi naging maayos at hindi rin naging mabuti ang relasyon namin ni Gab bilang mag-asawa. Tapos may mga gabi na madalas pa siyang umuwi ng lasing galing sa inuman nilang magtutropa. Alis nga! Ah! Aray ko naman, Gab! Ay, grabe. Nakaupo rin sa malambot naming sopa. Lasing ka ba? Ako, lasing? Di kaya. Nakainom lang. Sira ulo ka talaga, no? Ano bang problema mo? Bakit kinagagalit? Eh, sino bang hindi magagalit? Pang ilang gabi mo na yung ginagawa? Ano ba talaga problema mo? Bakit pa na yung sama mo sa mga kaibigan mo para uminom? Alam mo ba na nag-aalala ako sa'yo? Iniisip ko kung nasan ka dis oras ng gabi hanggang madaling araw kasi hindi mo man lang magawang sagutin ang tawag at text ko! Bakit ba? Sino ka? Nanay ba kita? Para sa kaalaman mo, malaki na ako. Kayang-kaya ko ng sarili ko kaya hindi mo na ako kailangan pagalitan ng ganyan.
Ang bihira naman mo rin. Yung boss mo nakakabwisit sa tenga. Hindi nga ako ang nanay mo, pero ako naman ang asawa mo. Normal na mag-alala ako sa'yo. Tsaka hindi naman ako magkakaganito kung matino ka lang sana eh. Matino naman ako ah. Wala lang akong trabaho sa ngayon, pero hindi ibig sabihin wala na akong kwenta. Lagi mo nalang pinamumukha sa akin na ganun akong klaseng tao. Kaya nakakawalang ganan eh. Alam mo ba yon? At kasalanan ko pa pala ngayon. Ayos ka rin eh, no? Sinong gusto mong sisihin ko? Yung kapitbahay natin? O yung tindero ng balut dun sa kanto? Wala ka talagang kwenta! Napakagago mong kausap! Huwag mo akong magsasalita ng ganyan, ha? Gago ka! Gab, bakit mo naman ako sinampal? Ang ingay-ingay mo kasi. Hindi ba titigil yung bibig mo kakaputak? Gusto mo paduguin ko yan? Ano gusto mo? Sabihin mo lang, gagawin ko talaga! Lumayo ka sa akin, hayop ka! Ikaw ang hayop! Kasi kung tao ka, hindi ka putak ng putak! Dapat sa'yo pinapasakan ng basahan sa bunganga eh, para manahimik niya! Tigilan mo nga yan, Gab! Ano ba? Oh, ano? Ha? Ano? Nasasaktan ako, sabi! Lumayo ka sa akin! Aray! Walang iya ka talaga! Lalo ako nahilo dahil sa ginawa mo! Wala akong ginagawa rito! Ikaw ang bigla-bigla na lang nananakit! Ano ba problema mo, ha? Kung hindi ka masaya sa buhay mo, huwag mo akong idamay, please lang! Tapos ang kapal pa na mukha mong isisi sa akin kung ano nangyayari sa buhay mo ngayon. Samantala sa pagkakatanda ko, hindi ako nagkulang kakapaalala sa'yo at kakasuporta sa'yo bilang asawa mo. Desisyon mo na hindi magbago para sa ikaulan ng sarili mo. Nasa'yo yung problema, wala sa akin. Tapos nananakit ka pa! Kung tinitikaw mo na lang yung bibig mo, sana hindi ka na nasasaktan. Hintayin mo ako makatayo rito. Lagot ka talaga sa akin. Subukan mo! Ipadadampot kita sa mga pulis! Yun ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Gab, Mama Mia. Pero hindi yun ang unang beses na pinagsalitaan niya ako ng hindi magaganda. Kaya nga, doble o sasabihin na nating triple yung sakit at kirot sa dibdib ko dahil kagagawan lahat yun ng taong mahal na mahal ko. Siyempre, kahit gaano ako kagalit at kagaano ako nasaktan sa ginawa ni Gab, ay pinatawad ko pa rin siya nang mahimasmasan siya at nangako sa akin na hinding-hindi na niya yun uulitin. Pero hindi rin po niya yun napangatawanan dahil naulit nang naulit ang pananakit niya sa akin sa tuwing sinisita ko siya o di kaya'y minamasamaan niya ang mga sinasabi ko tungkol sa kanya. Mama Mia, mahal ko ang asawa ko. Malaki ang pagpapahalaga ko sa kasal namin. Pero aminado ako na tahimik po akong nasasaktan sa mga ginagawa at pinaparamdam niya sa akin. Kung nagkulang man ako bilang asawa, ihiningi ko na po yun ang kapatawaran sa kanya. Pero bakit parang kahit anong gawin ko ay pinaparamdam pa rin niya sa akin na hindi sapat ang mga nagawa at nagagawa ko? Dahil ba babae lang ako? O dahil asawa niya lang ako? Kung alam niyo lang kung gaano kahaba ang pisi ng pagtitimpi ko para kay Gab, ay masasabi niyo na sobrang martir ko para manatili pa sa isang relasyon. Mama Mia, naniniwala ba kayo na hindi ikaw ang makakapagpabago sa isang tao dahil ang makakagawa lang noon ay siya mismo? Kung hindi siya determinado na tulungan ang sarili niya tulad ng pagtulong at pag-alalay mo sa kanya, ay hindi siya makakausad at walang pagbabago ang mangyayari sa buhay niya. Natatandaan ko noon na ganyan ang eksaktong payo sa akin ng mga magulang ko. Kaya nga, bigla ko na lang naalala ang lahat ng mga sinabi nila matapos kong gawin ang makakaya ko upang suportahan at tulungan si Gab bilang kanyang asawa.
Aside sa financial support, hindi rin ako nagkulang ng moral support sa kanya, Mama Mia. Kaya lang, hindi ko talaga kinakitaan ng kahit konting kusa ang Mr. Kong yun para tulungan man lang ang kanyang sarili. Dumating ako sa punto na napatanong na lang ako sa sarili ko kung may saysay bang pakisamahan ko si Gab at ipaglaban ang kasal namin kung siya mismo ay hindi nag-e-effort para sa relasyon naming dalawa. Alam ko na hindi maganda ang magduda, Mama Mia, lalo na't nag-invest na ako sa kanya emotionally and mentally. Asawa ko siya at kasama siya sa lahat ng pangarap ko sa buhay. Pero nakakapagod na. May mga gabi na hindi ako nakakatulog ng maayos sa kakaiyak kung kailan darating yung point na mababago na ni Gab ang disposisyon niya sa buhay. Para naman sa kanya ang lahat ng mabubuting bagay na kapalit ng pagsisikap at pagsasakripisyo niya. Siya lang din ang makikinabang noon, kaya dapat hindi niya masamain lalo na't sa akin nang gagaling. Akala ko noon, Mama Mia, ay yun na ang pinakagrabing magagawa ni Gab sa akin. Pero mali pala ang akala ko na wala nang lalala pa sa gawain ni Gab. Isang malaking pagkakamali. Gab! Ano to? Ano ba yan? Ikaw ang tinatanong ko! Bakit may foil sa damitan mo, ha? Saan mo ito ginagamit? Ano ba pinagsasabi mo? Akin na nga yan! Nagtutupi ako ng mga damit mo tapos nakita ko na lang to doon sa drawer mo. Sabihin mo nga sa akin, nagdodroga ka ba kaya ka may ganito? Ano? Sagutin mo kung lintik ka! Ano kasi, Maureen? Kailan pa? Darling! Tinatanong kita kung kailan pa, Gab! Nito lang nakaraang buwan, pero isang beses lang naman yun. Sinong ginagago mo? Sa palagay mo, maniniwala ako na hindi mo na yung ginagawa samantalang meron kang ganito sa damitan mo? Kaya ba lagi kang hingi ng hingi sa akin ng pera? Tapos sa ganito lang napupunta? Babayaan mo muna kasi ako magpaliwanag. Ano pa bang paliwanag mo? Alam ko na kasi kung saan pupunta ang usapan na to eh. Ang ending, ako na naman yung sisisihin mo. Na kesyo kasalanan ko yung mga kamalasan mo sa buhay. Na masyado akong pakialamera samantalang hindi naman ako ang nanay mo. Na kapag hindi kita pinagbigyan sa gusto mo, kinokontrol ko na yung buhay mo. Di ba yan lagi mong sinasabi sa akin? Ang kapal-kapal ang mukha mong gumawa ng ganitong klase ng katarantaduhan imbis sa pagtuunan mo ng atensyon yung relasyon at pamilya natin. Hindi ko maintindihan, nasaan na ba yung utak mo? Nandiyan pa ba sa ulo mo o nasa talampakan mo na? Kasi kung nag-iisip ka, alam mong hindi to gawain ng matinong tao. Nagawa ko lang naman yun kasi pinilit ako ng mga kaibigan ko. Ano ba yan, Gab? Hinayaan mo lang na kontrolin ka ng mga taong yun? Tsaka, paano mong natatawag pa rin silang kaibigan samantalang hindi naman sila mabuting impluwensya sa'yo? Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko o sasabihin ko sa'yo kasi ako yata ang unang mababaliw sa atin. Para ako nag-aalaga ng bata na nasa katawan ng matanda. Please lang, ayusin mo ang buhay mo bago ka pasirain ang bisyo mo. Inaayos ko naman, pero... Pero ano? Puro ka na lang dahilan. Ang hirap kasi sa'yo. Hindi ka consistent sa ginagawa mo. Yung gana mo, good for one day lang, tapos bukas expired na. Nahihirapan na akong intindihin ka sa totoo lang. Tapos, lalo mo lang pinasakit ang ulo ko matapos kong malaman itong pinaggagagawa mong ungas ka! Mama Mia, dumating na ako sa punto ng buhay ko na parang gusto ko na lang sampalin ang sarili ko ng maraming beses nang sa ganun ay magising na ako sa katotohanan na hinding-hindi na magbabago pa si Gab kahit na anong tulong ang gawin ko. At matapos ko ngang malaman ang iba pa niyang bisyo bukod sa paglalasing, ay mas lalo lang akong nadismaya sa kanya.
Bigla-bigla ay nag-flashback sa akin yung mga sakit at hinanakit na ibinigay niya sa akin sa loob ng aming relasyon, kaya mas lalo lang akong nakumbinsi na wala ng pag-asa pa na magkakaayos kaming dalawa. Pero dahil nga may pagkatanga ang lola niyo, pinatawad ko ulit si Gab, Mama Mia. Pero sa kondisyon na magbabagong buhay na siya at hindi na niya isasangkot ang sarili niya sa ganoong klase ng bisyo. Kaso hindi ko na alam kung ilang beses nang nangako si Gab, tapos sa huli ay sisirain lang niya ang mga sinabi niya at hindi niya tutuparin. Sa totoo lang, Mama Mia, ay laking pagsisisi ko na kinasal ako sa kanya. Dahil puro na lang stress at sama ng loob ang dinulot niya sa akin. May punto na parang gusto ko na lang siyang ibalik sa nanay niya dahil wala naman kaming naging anak. Kahit nga wala kaming anak, ay daig ko pa ang nag-alaga ng sandusenang bata sa katauhan niya. Sabi nila, darating at darating ka rin sa punto na magsasawa ka. Na kahit mahal na mahal mo pa yung tao, ay mas gugustuhin mo na lang na lumayo sa kanya. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman o pagpapahalaga sa relasyon ninyo, kundi dahil pag nanatili ka pa sa pakikisama sa kanya, ay baka makita mo na lang ang sarili mong hubot-hubad na naglalakad sa kalsada. At yun ang eksaktong naramdaman ko nang muling isangkot na naman ni Gab ang sarili niya sa isang gulo kung saan napaaway siya at pansamantalang nakulong. Kinailangan ko pa siyang tubusin sa presinto. At grabing kahihiyan ang inabot ko para lang maareglo ko ang kaso niya, Mama Mia. Talaga ang tuktok mo? Ano bang pumasok dyan sa kukote mo para maghamon ka ng away dun sa bar na pinuntahan nyo ng mga kaibigan mo at kamuntik mo pang madisgrasya yung tao? Naiintindihan mo ba na grabing iskandalo ang ginawa mo para puntahan at tiyansahan pa kita dun sa presinto? Di sana ako masama ang loob mo, hindi mo nalang ginawa. Pinabayaan mo nalang sana ako mabulok dun kung susumbat mo lang din sa akin ang... Aray! Bakit mo naman ako binutukan? Nakuha mo pa talaga magsalita ng ganyan imbis na magpasalamat sa akin dahil pinuntahan kita at inareglo ko yung kaso mo? Gab, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Gusto mo na ba talaga sirain ang buhay mo? Desidido ka na ba talaga mabulok sa kulungan at doon na tumanda? Kasi alam mo kung oo, sabihin mo lang, ibabalik kita doon ngayon din! Baliw! Ah, ako pa talaga? Ako ba yung nakulong at kamuntik na makasuhan? Ako ba yung nanggulo tsaka nakasira ng mga gamit dun sa bar? Ako ba yung lasinggero? Hindi ba ikaw yon? Ikaw lahat yon! Pwede mo huwag mo nga akong baliktarin? Ay, sorry na, okay? Hindi ko lang talaga na-control yung emosyon ko kasi naman, napikon na ako at nakainom. Kung hindi naman ako lasing, hindi ko naman gagawin yon. Bakit ba kasi ang hilig mong uminom? Ano bang napapala mo sa pag-inom ng alak? Yung mga pelang hinihiram mo sa akin na dapat pinang-a-apply mo, doon lang napupunta. Pag hindi naman kita nabibigyan, nagagalit ka. At minsan pinagbubuhatan mo pa ako ng kamay. Hindi ko na talaga alam kung magbabago ka pa o habang buhay magiging ganyan ka na lang. Anong ibig mong sabihin, Maureen? Pagod na kasi ako eh. Pagod na ako. Inuubos mo yung pagkatao ko. Ubus na ako sa'yo. Para akong kandilang nauupos. Buti nga wala tayong anak kasi alam mo kung meron, tapos ganyan ka pa kapasaway, eh baka tumalo na lang ako dun sa tulay o di kaya nagbigti na lang ako para magpakamatay. Hindi naman ako nagkulang sa pagiging asawa mo, alam mo yan. Pero may mga gabi na tinatanong ko yung sarili ko. Hanggang kailan? Hanggang saan kita kayang pagtisan? At pagkatapos nga nitong ginawa mo, narealize ko na ayoko na makisama sa'yo.
I'm sorry, pero gusto ko na maghiwalay tayo ng landas. Ha? Maureen naman, please. Huwag ka naman ganyan, oh. Darling, baka nabibigla ka lang. Seryoso ko, Gab. Ayoko nang pakisamahan ka sa iisang bubong dahil punong-puno na ako sa'yo. Bago man ako humantong sa ganitong desisyon, pinag-isipan ko naman tong mabuti, eh. Kaya nga desidido na ako. At wala nang makakapagpabago pa ng desisyon ko. Mama Mia, mahal ko si Gab. Pero mas mahal ko ang sarili ko. Kaya ako humantong sa ganoong klase ng pagpapasya. At alam kong alam ni Gab na kapag nagbitiw na ako ng ganoong salita, ibig sabihin, seryoso ako at handa ko yung pangatawanan. Nang araw na yun ay sinabihan ko si Gab na mag-alsabalutan na at umuwi na sa bahay ng mga magulang niya. Ako ang may-ari ng bahay kaya ako ang mas may karapatan doon. Sabihin niyo na masama akong asawa pero sana isipin niyo rin muna na ang mga pagtitimpi ko para kay Gab ay labis-labis na. Napagod na lang ako at tinanggap ang katotohanan na siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Sa kasalukuyan, Mama Mia, ay mag-isa na lang akong nakatira sa bahay namin. Pero di hamak na mas payapa ako at mas masaya. Paminsan-minsan, dinadalaw ako ng mga magulang ko and other relatives, kaya nalilibang ako. Kung tatanungin niyo ako kung kumusta na si Gab, ang balita ko ay nasa poder siya ng mga magulang niya at nakabalik na sa pagtatrabaho. Pero hindi ko na alam at hindi ko na inalam kung saang kumpanya. Ewan ko ba, Mama Mia, napagod na lang ako na isangkot sa kanya ang buhay at sarili ko matapos ng mga nangyari sa amin. Oo, nandoon yung panghihinayang at lungkot kasi kailangan naming maghiwalay. Pero minsan, mas makakabuti yun dahil hindi nakabubuti sa aming sarili kapag magkasama kaming dalawa. Mama Mia, maraming salamat po kung sakaling mapili nyo man ang storya ng buhay ko. Sana kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. More power po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa programang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Maureen.